Sa isang maliit na bahay na matatagpuan sa Picasur, nakatira ang mag-inang sina Aling Clecia at Jirila. Si Jirila ay nasa ikatlong baitang na ng kanyang pag-aaral. Isang gabi, si Jirila ay nasa kanyang kwarto at kasalukuyang nag-aaral ng kanilang aralin sa science. No kaya ang ibig sabihin ng chain of life? Anak, bumaba ka muna at tayo ay kakain na ng ating hapunan. Opo, inay. Susunod na po ako. Habang iniisip ni Jirila ang kanyang isasagot. Oh friend, bakit nakasimangot siya na dyan ng aga-aga pa nga eh? Hi naka-friend, nababadrip ako ngayon. Bakit naman? Kaninang umaga kasi, pagpasok ko sa gate, nakasalubong ko si Zia na may dala-dalang halaman. O tapos, ano nangyari? Ayun, natalisod si girl. Napunta sa akin ang dalang halaman. Kaya, ang dumi-dumi tuloy nitong damit ko. Buti ka pa nga, friend. Yung damit mo lang ang problema mo. Ako nga eh, ang sakit-sakit nitong kamay ko. Oh, anong nangyari dyan sa kamay mo? Noong Sabado kasi, inutusan ako ni Itay na pakainin na yung kalabaw namin ng damo. Sumakay kami ng mga pinsan ko sa kalabaw at nagkasiyahan kami. Dahil sa ingay naming, tumakbo ang kalabaw kaya kami nahulog. Buti nga hindi ako napilayan eh. Tama ka, friend. At baka hindi ka makakapasok sa eskwelahan pag nangyari iyon. Galit talaga ako sa kalabaw. Galit na galit ako sa mga hayop. Uy, Jilin, mayroong paru-paro na dumapo sa balikat mo. Ay, tanggalin mo! Tanggalin mo! Huwag kang malikot! Ayokong makakita niyan. Noong may dumapo kasi sa akin noon na paro-paro, ay sabi ni inay na magkakapera daw ako, pero di naman nagkatotoo. Kaya simula noon, ayoko na sa mga paro-paro. Sa pa itong damo, ang kati sa paa. Kanina pa ako kamot ng kamot sa paa ko. Grabe naman tong mga dahon ng puno, ang daming nalalaglag. Hello classmates, gusto nyo bang sumama sa akin? At saan ka naman pupunta? Doon sa bukid at ako'y manghuhuli ng mga ibon. Naku! Huwag! Di ba bawal yun? Sino ka? Ang dungis-dungis mo at bakit ka nakatago dyan sa likod ng bato? Dyan ka lang, huwag kang lumapit sa amin. Baka may sakit ka at ang dumi-dumi mo. Baka may mga germs at bakterya ka. Eww! Nang walang ano-ano'y bigla humangin na naman ng malakas at mas nang liwanag pa ang kalangitan. Sino ka? Ako si Diwata Buhaya. Ako ang reyna ng buhay. Narito ako upang kayo ay turuan ng leksyon. Ikaw, Altea. Ikaw ay gagawin kong isang bakterya. Bakit ayaw mo sa bakterya? Malaki ang ambag ng mga bakterya. Ikaw naman, Andrea, ikaw ay magiging damo. Alam mo ba na ang damo ay napakalaking tulong sa ating mga lupain? Dahil sila ay kumakapit sa lupa upang hindi ito mapadpad sa ibang lugar tuwing may malakas na hangin. Ikaw, Hana, ikaw ay magiging puno. Sa'yo nakasalalay ang pagkakaroon ng preskong hangin. Idilin, ikaw ay magiging ibon. Dapat ay pahahalagahan mo ang mga ibon. Emerald, ikaw ay magiging hayop. Ikaw, Tricia, ikaw ay magiging halaman. Jelaine, ikaw naman ay magiging isang napagandang paru-paro. Jirela, ikaw ang atasan kong mag-aalaga sa kanilang lahat. Jirela, anak, gumising ka. Yes po, inay. Ngayon, alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng chain of life. Tinapos ni Jirela ang kanyang takdang aralin at kanyang inilagay sa puso't isipan ang kanyang nalaman sa kanyang panaginip. Ang lahat ng nakatira dito sa sanlibutan ay magkakarugtong-rugtong dahil kung mawawala ang isa, tayo ay mawawala rin. Kaya pahalagahan at mahalin natin ang isa't isa.